mga kababayan ang pambansang awit ng Pilipinas. Ika'y sumama, magbibigay kami ng pag-asa, tutulong sa masa, bawat oras ay nakaangkla. Iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan.
sa 96.5. Sa 96.5. Sa 96.5, the voice and rhythm of the sea. Boses ng Bat State U, Arasof, Nasugbu ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Isyo ng bayan, talakayin at pag-usapan. Nangungunang radyong number one sa 96.5. Sa 96.5. Sa 96.5, the voice and rhythm of the sea. Iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5. Sa 96.5. Sa 96.5, the voice and rhythm of the sea. 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 Maglalayag na! Ang mga balitang napapanahon at rumaga sa mga isyong nilambat pa sa iba't ibang panig ng ating bansa. Mga impormasyong nakalap sa nakalipas na buong magdamag. Live! Mula sa himpilang Spartan ng Kanlurang Batangan. DWRS 96.5. The voice and rhythm of the sea. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Ito ang BatStateU-lat sa umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Mula dito sa himpilang Spartan ng Kanlurang Batangan, ito ang BatStateU-lat sa umaga! BatStateU-lat sa umaga! Pinakanapapanahon, pinakabagong mga balita. Hatid sa inyo ng buong pwersa ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Araw ng Lunes, October 11, 2021. Makakasama niyo pong inyong lingkod, Lenny Ilaw. Kayo nga ay nakikinig pa rin dito sa pinakapaboritong himpilan ng Batangas State University, Arasof, Nasugbu. Isang mapagpalang araw para simulan ang isang oras ng makabuluhang balitaan. Narito na nga ang mga nagbabagang mga balita. Para sa mga nagbabagang balita! Para sa unang pasada ng mga balita, Bagyong Maring nagdulot ng pagbaha at pagsuspinde sa biyahe ng barko sa ilang lugar. Pagsasala sa mga kandidatong naghain ng kanilang COC, sisimulan na ng COMELEC. Publiko, binalaan ng NPC ukol sa smishing. Vax Cert PH na makakatulong para sa mas madaling proseso ng pagbiyahe sa loob at labas ng bansa, inilunsad. At tatlong mountaineer sa bundok Manabu sa Santo Tomas, Batangas na rescue. Para sa unang ratsyada ng mga balita, Bagyong Maring nagdulot ng pagbaha sa ilang lugar at pagsuspende sa biyahe ng barko. Nalubog sa bahang ilang lugar sa bansa at nakansil na ang biyahe ng mga barko dulot ng masamang panahon dala ng Bagyong Maring. Nasa 50 katao ang sinagip nitong Sabado sa bayan ng Palapag sa Northern Samar.
Ito ay matapos ma-stranded ang mga ito sa tumaas na tubig sa Sangay Napo River, punsod na walang tigil na pag-ulan at dahil na rin sa nasirang pansamantalang tulay. Kabilang rin sa mga tinulungan na mga lokal na opisyal ang mga residente mula sa Barangay Napo, Kapakuhan, Bangon, Bagakay at Osmeña na pamamangan na stranded rin. Samantala, dahil rin sa matinding buhos ng ulan na sinabayan pa ng high tide, nalubog sa baha ang 6 na barangay sa bayan ng San Jose sa Occidental Mindoro. Hindi rin nakaligtas sa pagbaha maging ang San Jose National High School, subalit na isalba naman ang mga guro ang mga learning modules. Samantala, suspendido naman ang paglalayag sa mga port ng Liloan at San Ricardo Southern Leyte kahapon. Ito ay bunsod ng pagtaas ng storm signal warning number 1 sa ilang lugar sa Surigao del Norte, kung saan dumadaan ang mga barko mula Southern Leyte. Ayon yan sa Philippine Coast Guard. Maging ang mga pasahero sa Tabaco Ports Albay ay na-stranded rin. Nasa 80 pasahero ang naantala ang biyahe rito matapos suspindihin ang mga biyahe patungong Catanduanes. Ayon naman sa Philippine Ports Authority, kung makakaalis na ang storm signal o kung maaalis na ang storm signal ay saka lamang may babalik sa normal ang mga biyahe sa pantalan. Samantala, ibang balita naman tayo, pagsasala sa mga kandidatong naghain ng kanilang COC, sisimulan na ng COMELEC. Sisimulan na ang pagsasala ng mga nagsumite ng kanilang mga Certificate of Candidacy para sa 2022 elections. Makalipas ang ibinigay na panahon ng paghahain ng kandidatura o kandidatura na nagtapos nitong Biyernes. Ayon sa tala ng Commission on Elections o COMELEC, mula October 1 hanggang October 8, 97 ang mga naghain ng kanilang COC para sa pagkapangulo, 29 sa pagka-vice-presidente, 176 para sa pagka-senador, at 270 naman para sa mga party list. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, na isasagawa nila ang pagsasala ng mga kandidato upang matiyak na hindi sila nuisance candidate o yung mga panggulong kandidato lamang bago sila opisyal na payagan tumakbo sa halalan. Paliwanag ni Jimenez, may iba't ibang kategorya nuisance candidates kagaya ng mga taong nag-file lamang upang gawing katatawanan ng sistema. Nag-file upang magdulot ng kalituhan sa mga taong bayan dahil sa parehong pangalan ng mas tanyag na kandidato. At mga nagsumite na walang lehitimong intensyon sa pagtakbo sa elective office kung saan siya naghain ng kandidatura. Siniguro naman ni Jimenez na matutukoy ng COMELEC kung lehitimo ang intensyon ng mga kumandidato sa pamamagitan ng campaign strategy nito, plataforma at iba pa. Pagsapit ng Disyembre ay inaasahan niya ang pagsasapinan ng listahan ng mga kandidato para sa eleksyon sa susunod na taon. Samantala, sa 15 naman ng Nobyembre natakdang matapos ang period ng substitution ng mga kandidato kung saan may pagkakataon ang mga kandidato na maghain ng kanilang substitution mula sa kanilang political party. Subalit, hindi kabilang sa mabibigyan ng pagkakataon mag-substitute ang mga kandidatong walang partido o independent candidate. Samantala, publiko, binalaan ng NPC ukol sa smishing. Nagbigay ng balala ang National Privacy Commission o NPC sa publiko dahil sa kumakalat na smishing. Ito ay isang uri ng phishing o pagnanakaw ng mga impormasyon gamit ang text message. Paalala ni NPC Commissioner Raymond Liboro, mag-ingat sa pag-click ng mga links na ipinapadala gamit ang SMS o text message, lalo na sa mga hindi kilalang numero. Ani Liboro, paraan ito ng mga hacker upang makuha ng impormasyon sa pamamagitan ng pagdadala ng link sa text message na maaaring dalhin ang isang tao sa isang website. Ang website ay maaaring magtanong ng mga karagdagang impormasyon gaya ng bank account number at password na maaaring maging daan ng hacker para mapasok ang bank account at limasin ang lamang pera nito. Dagdag pa ni Liboro, titingnan na nila ang mga ulat na nakukuha ang mga contact numbers na ito sa mga contact tracing forms at nagagamit sa smishing. Patuloy naman ang pagsasagawa ng mga seminars kung saan ipinatawag ang mga data protection officers upang paalalahanan na protektahan ang personal data ng mga mamamayan. Yan at iba pang may init na balita makalipas ang ilang paalala.
Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang pagputok ng bulkan ay lubhang mapanganib na tagpong hindi inaasahan. Kung ikaw ay nakatira malapit sa isang aktibong bulkan, narito ang mahalagang paalala. Kapag may abiso na ng paglikas sa inyong lugar, agad na maghanda ng emergency bag na naglalaman ng mga pangunahing pangailangan tulad ng mga pagkain, flashlight, radyo, baterya, damit at iba pa. Magsuot ng mahabang damit katulad ng long sleeve at pajama na magsisilbing proteksyon kung sakaling abutin ka ng pagputok ng bulkan. Huwag din kalimutang magsuot ng face mask upang hindi malanghap ang abo. Huwag nang maging matigas ang ulo at sumunod sa tagubilin na pinababatid ng P-Box. Lumikas sa lugar na itinakda ng local government bilang evacuation center. Makinig sa bawat anunsyong ibababa ng pamahalaan upang maging handa sa kung anumang pagbabago. Tumutok sa DWRS 96.5 upang malaman ang mga pinakabagong balita at impormasyon ukol dito. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang pagbuhos ng malakas na ulan dulot ng bagyo ay isa sa mga sakunang palagi ang tumatama sa Pilipinas. Narito ang mga public storm signals at pinsala nito. Signal number 1. Ang hangin ay umaabot ng 30 to 60 kilometers per hour. Inaasahan na pabugso-bugsong ulan sa loob ng 36 na oras. Signal number 2. Ang hangin ay aabot ng 60 to 100 kilometers per hour. Lubhang mapanganib sa maliliit na sakyang pandagat na pumalaot. Signal number 3. Ang bugso ng hangin ay aabot ng 100 to 185 kilometers per hour. Suspendido ang mga klase sa lahat ng antas at inaasahan ng iba yung pag-iingat sa mga nakatira sa dalampasigan. Signal number 4. Aabot ng 185 kilometers o higit pa. Lubhang mapaminsala sa komunidad na maaaring sumira ng infrastruktura at mga pananim. At super typhoon, kung saan umaabot ng 220 kilometers per hour o mahigit pa. Ito ay maaaring magbunsod ng malakas na hangin at malakihang pagbaha sa komunidad. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Kayo'y nakatutok pa rin dito sa BatStateU-lat sa Umaga. BatStateU-lat sa Umaga. Para sa pagpatuloy ng ating balitaan, VaxCert PH na makakatulong para sa madaling proseso ng pagbiyahe sa loob at labas ng bansa, inilunsad. BatStateU-lat sa Umaga. Ipinakilala na nga kamakailan sa publiko ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang National Digital Vaccine Certificate of VaxCert PH. Layon nito na mas mapadali ang proseso ng pagbiyahe ng mga OFW at iba pang biyahero mula Calabar Zone at Central Luzon. Samantala, ayon kay DICT Undersecretary Emmanuel Rey Caintic, ang VaxCert PH ay magsisilbing katibayan ng pagiging bakunado sa isang individual. Kakailanganin nito upang masiguro ang kaligtasan ng kanilang kalusugan bago magtungo sa kanilang pupuntahan. Nagpaabot naman ng pasalamat si Caintic sa mga LGU na nag-setup ng data rectification booths para rito. Ayon naman kay Department of Interior and Local Government Undersecretary Jonathan Malaya, mga OFWs at biyahero pa lamang mula Central Luzon, Calabar Zone at NCR ang maaaring gumamit ng naturang portal. Subalit, target ng ahensya at ang pamahalaan na mapalawig ang pagpapakilala at paggamit sa VaxCert PH sa buong bansa sa katapusan ng buwan. Samantala, ibang balita naman tayo, tatlong mountaineer sa bundok Manabu sa Santo Tomas, Batangas ni rescue. Sinaklolohan ng Santo Tomas City Disaster Risk Reduction and Management ang tatlong mountaineer sa bundok Manabu nitong nakaraang Sabado. Agad na nagbigay ng direktibo si Santo Tomas Mayor Edna Sanchez na mabilis ang magsagawa ng search and rescue operation at nag-deploy ng mga tao kasama ang Bureau of Fire Santo Tomas. Kasama sa mga nasagipang isang 37 anyos na lalaki na pawang taga Bulacan.
Nakaranas ito ng pinsala sa tuhod makalipas ang halos 12 oras na paglalakad sa nasabing bundok sa Santo Tomas sa Batangas. Sa unang araw ng operasyon, nagsimulang ma-deploy ang unang team bandang alas 7 ng umaga, samantalang na-deploy naman ang second team bandang alas 9:30 ng umaga. Alas 10 ng umaga na nang nagkatagpo ang dalawang grupo sa Manabu Junction. Naging matagumpay naman ang pagsaklolo sa mga mountaineers makalipas ang 8 oras ng operasyon at agad na nilapatan ang mga ito ng paunang lunas. Yan ang unang pasada ng mga balita. Sa aming pagbabalik, ihatid na namin sa inyo ang ikalawang pasada ng mga balita, kaya manatili kang nakatutok dito sa BatState Ulat sa Umaga. Uy, kamusta? Oh, titingin ka pa sa iba? Oo, ikaw nga. Ako nga pala si Ate Mara. Maraming dalang kwento, maraming baong tips na makakatulong sa iyo at sa iyong pag-aaral. Handa ka na ba ngayong bagong taon ng eskwela? Alam ko na yung mga linyahan mo, kaya naman, sagot ko ang mga hacks at tips para sa mas masayang taon ng pag-aaral. Oops! Gumising ng maaga. Mag-stretching upang hindi kapuyin sa buong klase. Ha? May assignment? To-do list. Yan ang solusyon upang hindi mo makalimutan ang mga dapat mong gawin at unahin sa eskwela. Nakakabagot naman dito sa bahay. May alam akong solusyon dyan. Tumutok sa DWRS 96.5 para sa pinakabagong mga balita at updates at makinig sa mga kanta at drama na tiyak kapupulutan pa ng aral. Nasa loob man ng paaralan o wala, maaaring maging kasiyasiya ang pag-aaral. Ako muli si Ate Mara, sana'y marami kang natutunan at matututunan pa sa buong taon ng eskwela. Gawing kasiyasiya ang bawat araw ng pag-aaral kasama ang Batangas State University at ng himpila ng DWRS 96.5, The Voice and the Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Nakapagpabakuna ka na ba? Ang mga bakuna na nagawa ng iba't ibang kumpanya sa iba't ibang bansa ay nagpapakita ng napakalaking potensyal at bisa upang maiwasan ang sakit na COVID-19. Ang bakuna ay makakatulong sa iyo ng malaki upang hindi mahawa o makuha ang sakit na COVID-19. Ito ay isang immunity na maaaring taglayin ng sinumang mababakunahan. Ito rin ay isa sa pinakamabisang hakbang upang maiwasan ang malalang pagdami ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Ang pagpapabakuna ay hindi lamang makakatulong sa iyong pangsariling kaligtasan, bagkos ay makakatulong din na maiwasan ang maging carrier o tagadala ng sakit at makahawa sa mga taong iyong nakakasalamuha. Ang pagsuot ng mask at pagdistansya sa kapwa ay makakatulong sa pagsugpo ng COVID-19. Ngunit, mas makakatulong pa rin ang bakuna para sa garantisadong proteksyon. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and the Rhythm of the Sea. Oras natin, 24 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Kayo nga ay nakatutok pa rin sa programang BatState Ulat sa Umaga dito sa DWRS 96.5, The Voice and the Rhythm of the Sea. BatState Ulat sa Umaga. Narito na nga ang ikalawang pasada ng mga balita. BatState Ulat sa Umaga. PNP naghahanda na para sa magiging seguridad ng undas. Daily average rate ng COVID-19 cases sa Pilipinas bumababa na. Mas maluwag na restriction sa Pasko asahan ayon sa DOH. Kahit aprobado na ng FDA, paggamit ng Ronapreve bilang bakuna laban sa COVID, pinigil muna ng DOH. COVID-19 cases pumalo na sa higit 2.66 million. 50 patay habang 100 ang sugatan sa suicide bombing sa Afghanistan. U.S. court binigyan ng go signal ng Texas hinggil sa pagban sa abortion. At
Warriors giniba ang Lakers sa preseason game. BatStateU-lat sa umaga. Para sa pagpapatuloy ng ating balitaan, PNP naghahanda na para sa magiging seguridad ng undas. BatStateU-lat sa umaga. Itinakda na nga ng Philippine National Police ang mga paghahandang ginagawa nila para sa seguridad ng paparating na undas. Sa isang pahayag nitong linggo, sinabi ni Police General Guillermo Eliazar na ang maagang paghahanda sa seguridad ay para sa undas at napatunay nitong epektibo upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Matatandaan noong nakaraang undas, ang ilang mga lokal na pamahalaan ay nagpasyang isara ang mga sementeryo at mga park bilang pagsunod sa protocol sa gitna ng banta ng coronavirus. Sa kabilang banda, ang ilang mga LGU naman ay nagpapatupad ng schedule ng pagbisita sa sementeryo upang matiyak pa rin ang social distancing. Samantala, daily average rate ng COVID-19 cases sa Pilipinas bumababa na. Mas maluwag na restriction sa Pasko, asahan na ayon sa DOH. Para sa balitang ito, narito si Raymar Barcelona. Raymar, i-BatState, ulat mo. Umaasa ang Department of Health na may pagluluwag na sa restriction sa darating na Kapaskuhan dahil sa bumababang daily average ng COVID-19 cases. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nitong Sabado na pagsapit ng Nobyembre 15 ay bababa na sa mahigit 1,000 ang average sa arawang naitatala sa Metro Manila. Batay sa naging pagtataya ng DOH Cluster Team, sa kasalukuyan ay pinag-uusapan na ng health experts at IATF ang isyo kung papayagan na makalabas ang mga kabataan sa panahon ng Kapaskuhan. Ito'y kung mauumpisa na ang pagbabakuna sa mga kabataan na may comorbidities. Noong Setyembre 29 ay inanunsyo na ng DOH na magsisimula na ang pagbabakuna sa edad 12 hanggang 17 na may comorbidities na bahagi rin ng A3 Priority Group. Para sa BatStateU-lat, ako si Raymar Barcelona ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Raymar Barcelona. Samantala, ibang balita naman tayo. Kahit aprobado na ng FDA paggamit ng Ronapre bilang bakuna laban sa COVID, binigil muna ng DOH. Pinigil na muna ng Department of Health ang paggamit sa Ronapreve kahit aprobado na ng FDA at nabigyan ito ng Emergency Use Authorization bilang bakuna contra COVID-19. Ang Ronapreve o mas kilala bilang Regencov sa United States ay isang bakuna contra COVID mula sa kumpanyang Roche. Kombinasyon ito ng Casirivimab at Imdimimab na mula naman sa kategorya ng gamot na monoclonal antibodies na may kakayahang gayahin ang mga natural antibodies na nilalabas ng katawan upang labanan ang iba't ibang uri ng impeksyon. Pahayag naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, kahit may EUA na Ronapreve ay hindi pa inaaprobahan ng DOH ang nasabing bakuna dahil inaantay muna nila ang rekomendasyon ng mga eksperto mula sa Health Technology Assessment Council at Living CPG. Dagdag pa ng DOH, kung sakaling maaprobahan ito kaagad ng mga eksperto, ay magagamit itong bakuna para sa mga COVID patients na mga edad 12 pataas. Samantala, COVID-19 cases pumalo na sa higit 2.66 million. Para naman sa balitang ito, narito si Jerlyn Cabali. Jerlyn, i-BatState, ulat mo. Pumalo na sa 2,666,562 ang pangkalahatang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Ito ay matapos makapagtala ng karagdagang 12,959 na mga bagong infeksyon ng Department of Health nito lamang linggo. Batay sa datos ng ahensya, 27,727 mula rito ang kabuuang bilang ng mga recoveries. 190 naman ang naitalang mga bagong nasawi, kung kaya't sumipa na sa 39,624 ang total local death toll. Patuloy pa rin ang pagpapaalala ng ahensya na sundin ang mga health protocols upang mapigilan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Para sa BatStateU-lat, ako si Jerlyn Cabali ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea.
Maraming salamat, Jerlyn Cabali. Yan at iba pa may init na balitang international at sports balita sa pagbabalik ng BatStateU-lat sa umaga. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang pagputok ng bulkan ay lubhang mapanganib na tagpong hindi inaasahan. Kung ikaw ay nakatira malapit sa isang aktibong bulkan, narito ang mahalagang paalala. Kapag may abiso na ng paglikas sa inyong lugar, agad na maghanda ng emergency bag na naglalaman ng mga pangunahing pangailangan tulad ng mga pagkain, flashlight, radyo, baterya, damit at iba pa. Magsuot ng mahabang damit katulad ng long sleeve at pajama na magsisilbing proteksyon kung sakaling abutin ka ng pagputok ng bulkan. Huwag ding kalimutang magsuot ng face mask upang hindi malanghap ang abo. Huwag nang maging matigas ang ulo at sumunod sa tagubilin na pinababatid ng P-Box. Lumikas sa lugar na itinakda ng local government bilang evacuation center. Makinig sa bawat anunsyong ibababa ng pamahalaan upang maging handa sa kung anumang pagbabago. Tumutok sa DWRS 96.5 upang malaman ang mga pinakabagong balita at impormasyon ukol dito. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Uy, kamusta? Titingin ka pa sa iba? Oo, ikaw nga. Ako nga pala si Atimara. Maraming dalang kwento, maraming baong tips na makakatulong sa iyo at sa iyong pag-aaral. Handa ka na ba ngayong bagong taon ng eskwela? Alam ko na yung mga linyahan mo, kaya naman, sagot ko ang mga hacks at tips para sa mas masayang taon ng pag-aaral. Oops! Gumising ng maaga, mag-stretching upang hindi kapuyin sa buong klase. Ha? May assignment? To-do list! Yan ang solusyon upang hindi mo makalimutan ang mga dapat mong gawin at unahin sa eskwela. Nakakabagot naman dito sa bahay. May alam akong solusyon dyan. Tumutok sa DWRS 96.5 para sa pinakabago mga balita at updates at makinig sa mga kanta at drama na tiyak kapupulutan pa ng aral. Nasa loob man ng paaralan o wala, maaaring maging kasiyasiya ang pag-aaral. Ako muli si Ate Mara, sana'y marami kang natutunan at matututunan pa sa buong taon ng eskwela. Gawing kasiyasiya ang bawat araw ng pag-aaral kasama ang Batangas State University at ng himpila ng DWRS 96.5, The Voice and the Rhythm of the Sea. Kayo'y nakikinig pa rin dito sa BatState Ulat sa Umaga. Para naman sa ating balitang internasyonal, 50 patay habang 100 ang sugatan sa suicide bombing sa Afghanistan. Para sa balitang ito, narito si Eugene Bohisan. Eugene, i-BatState ulat mo. Nabahidan ng mga sariwang dugo mula sa mga nagkalat na mga katawang wala ng buhay ang imbis na malinis at tahimik na Shia Mosque sa Kandahar City sa Afghanistan. Ito'y matapos maganap ang isang kalunos-lunos na suicide bombing na kumitil nang nasa hindi bababa sa 50 individual at 100 pang sugatan. Ayon sa report ng Tolo News, nasa 300 ang noon ay nasa loob ng mosque upang sana ay sumamba at magdasal. Ngunit ang hindi inaasahan ng mga deboto ay may nakaplano na palang pagbomba sa lugar. Hinihinalang nasa likod ng pag-atake ay ang Sunni Muslim extremist na taliwas ang paniniwala kumpara sa mga Shia Muslims. Nagsimula ang mga pag-ataking tulad nito nang mag-takeover ang grupong Taliban sa Afghanistan matapos isuko ng Estados Unidos ang base nito sa nasabing bansa. Sa kasalukuyan ay hindi pa rin malinaw kung sino ang utak ng pagpapasabog sa nasabing mosque kung kaya't patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad. Nagbabalita para sa BatState Ulat ako, si Eugene Buhisan ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Eugene Buhisan. Samantala, isa pang balitang international, U.S. Court binigyan ng go signal ang Texas hinggil sa pag-ban sa abortion. BatState Ulat sa umaga.
na hintulutan na ng US Federal Appeals Court ang Texas na ituloy ang pagbabawal sa abortion sa bansa 2 araw matapos itong masuspinde. Ito ay upang pagbawalan ang karamihan sa pagpapalaglag kung sakaling may nakita ng pagtibok sa puso ng sanggol na karaniwang nasa 6 na linggo ng pagbubuntis. Ang desisyong ito ay upang pigilan ang mga klinika sa Texas na patuloy sa pag-abortion sa kabila ng pagsasabatas nito noong Setyembre. Miyerkules ng gabi nang mag-issue si U.S. District Judge Robert Pittman ng pangunahing kautusan hinggil sa pagbabasura sa Texas Law o Senate Bill 8. Kinilala ni Pittman ang nasabing batas bilang flagrantly unconstitutional kung saan nilalabag nito ang 1973 Supreme Court ruling na naglilimita sa karapatan hinggil sa pagpapalaglag. Dahil dito, libo-libong mga kababaihan ang pumunta sa mga lansangan at lungsod ng bansa upang magsagawa ng mga protesta. Samantala, narito na ang ating sports balita. Sports balita. Para naman nga sa ating sports balita, Warriors giniba ang Lakers sa preseason game. Para sa balitang ito, narito si Adrian Arroyo. Adrian, i-BatStateU-lat mo. Pinataob ng Golden State Warriors ang Los Angeles Lakers sa score na 121-114 nitong nakaraang October 9 sa NBA preseason game. Humataw si Stephen Curry na nakapagdala ng 30 points, si Jordan Poole na kumamada ng 28 points, kasama rito ang kanyang 6 na 3-pointers. Samantala si Dwight Howard naman ang tumipa ng 23 points para sa Lakers, habang 9 points ang ginawa ni LeBron James. Sa ngayon ay 0-3 ang standing ng LA Lakers sa ginaganap na serye ng NBA. Yan, Lenny, ang aking sports update. Para sa BatStateU-lat, ako si Adrian Arroyo ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Adrian Arroyo! Samantala, narito naman ang ating weather update. Huling namataan si Bagyong Maring kaninang alas 4 ng umaga sa layong 350 km silangan ng Apari, Cagayan. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa Batanes. Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, northern portion of Isabela, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, Ilocos Sur. Samantala, nanatili naman ang signal number 1 sa natitirang bahagi ng Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Ifugao, Benguet, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Vizcaya, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, northern portion of Quezon, Polillo Islands, at Calaguas Islands. Pinag-ibaya naman ni Bagyong Maring ang southwest monsoon o hanging habagat na magdadala ng pag-ulan sa western Visayas, Zamboanga Peninsula, Palawan at occidental Mindoro. Makakaranas rin ng mga hangin hanggang gale force sa ang nalalabing bahagi ng Luzon. Nakataas naman ang gale warning sa eastern seaboards ng Southern Luzon at Visayas, kung kaya naman pinagbabawalan munang mamalaot ang ating mga kababayan mahing isda maging ang may mga maliliit na sasakyang pandagat. Magiging maalon rin sa mga lugar kung saan nakataas ang signal number 2 at 1 kung saan makakaranas ng rough to high seas. Iba yung pag-iingat dahil magiging mapanghanib ito para sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat. Inaasahan naman na lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Maring bukas ng umaga o hapon. Ang araw ay sumikat kaninang alas 5:46 ng umaga at lulubog mamayang alas 5:39 ng hapon. Para naman sa ating latest foreign exchange rate update, para sa palitan ng piso kontra US dollars, 50.73.
Lakas sa Umaga. Canadian dollar 40.42. Singaporean dollar 37.36. Saudi riyal 13.53. Euro 58.64. Chinese yuan 7.87. At Japanese yen 45 centavo. Yan ang mga balitang nakalap namin sa buong magdamag. Pinakanapapanahon, pinakabagong mga balita. Katuwang ang buong pwersa ng DWRS 96.5, The Voice and the Rhythm of the Sea. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako ang inyong naging lingkod, Lenny Ilaw. Salamat po sa mga nakinig at sa nag-comment sa ating Facebook live stream kay Justin Mark Hoxon. At muli nga tayo magsasama-sama bukas alas 8 hanggang alas 9 ng umaga para sa mga mainit na balitang hati sa inyo ng DWRS 96.5 The Voice and Rhythm of the Sea. At pakatutukan nyo nga po dahil ngayong bare months ay kada buwan may ilalabas kaming surprise para sa inyo. At abangan nyo nga dahil may mga bago tayong makakasama tuwing umaga. Bukod kina Adrian, kay Raymore, kay Pamela, kay Jerlyn at kay Eugene ay may mga bagong set of reporters po tayo makakasama. Naghahanda lamang po sila at ready na tayong i-welcome sila sa mga susunod na araw. Kaya naman ay follow at i-like ng ating Facebook page, DWRS 96.5 The Voice and Rhythm of the Sea. Nang sa gayon updated ka kung sakaling may mga announcements kami, updates, represa para sa inyo. Gayon din, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Ganyan din po, i-search nyo lang DWRS 96.5 The Voice and Rhythm of the Sea. At talabas na po ang ating YouTube channel kung saan narayan po ang ating mga animated videos ng ating advocacy vlogs, yung ating po mga paalala. Gayon din po ang bawat episodes ng ating BatStateU-lat sa Umaga. At kung magkakaroon man tayo ng maglalabas na tayo ng susunod na programa ay umasa rin po kayo na i-upload din po namin ang bawat episodes dyan. May playlist naman po dyan kaya hindi po kayo malilito kung nasaan ang bawat episodes ng bawat programa. At 75 days na nga lang, Pasko na! Kaya naman talaga makikita natin medyo iba na ang simoy ng hangin. Iba na ang, yung ambience, ganyan. Kaya naman samahan nyo kami hanggang alas 5 ng hapon para sa masayang tugtugan at kwentuhan dito lamang yan sa DWRS 96.5, The Voice and the Rhythm of the Sea. Halika na, ika'y sumama. Magbibigay kami ng pag-asa. Tutulong sa masa. Bawat oras ay nakaangkla. Iangat ang tinig ng kabataan. Damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Boses ng Bat State U, aras off, nasugbo ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Isyo ng bayan, talakayin at pag-usapan. Nangungunang radyo number one. Sa 96.5, sa 96.5,
sa 96.5 The Voice and Rhythm of the Sea. Iangat ang inig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. 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 Samantala muna nating ititigil ang ating Facebook live stream, pero huwag kayong mag-alala dahil makalipas ng ilang minuto ay babalik agad kami para sa masayang tugtugan at kwentuhan dito lamang yan sa DWRS 96.5, The Voice and the Rhythm of the Sea. Manatiling nakatutok, stay tuned. ¶¶